kaysa dun sa before. Oh, diba? Diba? Ibang-iba. As in, kita nyo naman, diba? Kita nyo yung diferensya talaga. As in, kitang-kita sa mga mata nyo kung gaano niya minagic yung ating hair. Diba? What more pa, kung maganda na yung hair nyo, so no need to plant siya at all. Gento na agad yung magiging resulta ng hair mo. Kahit mag-blower-blower ka lang, sis, okay na. Pero hindi ako babalik. Let's try the caldereta pie. Ang masarap. Wala sa isa. Sakto lang, pero hindi siya yung masarap. Ito daw kasi yung best seller nila. Oh! Okay, ito. Parang itong malaki. Sarap! Sarap, no? Oo, sarap siya. Tingin na yun, sir. Kailangan ba medyo aware kayo pagdating sa... Ito na yung pinakamura. Sa, ayan. Tapos ito ating pinakamahal. Ayan. So, meron din pala silang ganito dito. Tapos nagulat ako, 19. Mas mahal siya kaysa sa road, no? Mas maliit lang siya. So now, nandito na tayo sa Mitsukoshi! Japanese mall siya. So, lahat ng meron sa Japan is nandito daw sa mall na ito. Kaya, tingnan natin later kung ano yung mga meron, di ba? So, para, ewan ko, siguro, parang nasa Japan na siguro tayo. Kasi nga, puro mga Japan stock daw yung meron. Dito, and then, umutin na. Nakamuna, tumi ako. Tinitingnan kasi nila ako ako nag-upload. Tapos, ano kung gusto sabihin ko? Tapos yun nga pala, bagong bukas kasi ito. So ngayon, tingnan na natin. Halika nga. Marami na rin palang bukas. Dami na agad tao. Yan, masarap daw dyan. Diba, hype na hype. Ito kasi yung popular dito, yung The Matcha Tokyo. O baka mamaya na lang, dami pang pila nga ba? Ganito ba yung mall sa Japan? Ang Mitsukoshi, hindi. Tagal na yung Mitsukoshi, no? Ano ba meaning ng Mitsukoshi? Pangalan siya. Ah, pangalan. Ito kasi yung mga taga, legit na taga Japan. Ang Mitsukoshi Beauty. Mga pampaganda, skin cares, and all, siguro. Meron din pala silang Laneige, may Daiso, may Panasonic. Ito, ito, may ilig ka ba dyan? Mascara? Oo, oh, mascara na yan. Ito yung number one na magandang mascara. Sige na, bumili ka na yan. Dapat pala, before and after natin. Tingin?
Oh, ang ganda! Kulit ba talaga? Then may mga hair care din pala sila, pero meron akong i-introduce sa inyong ginagamit kong sa buhok ko ngayon. Kasi diba kung nakikita nyo, mas maganda yung buhok ko ngayon. Mas shiny. Ayan, diba? Mas shiny. Mas maganda yung bounce niya. Saka kahit sa humid, hindi siya nagda-dry. Share ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko sa aking hair. Kaya ating hair is maganda yung shiny. Oh, diba? May mga dunks sila. Mahal, 30. Ito. 75. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third. Wow, ito nga pala, 98 pesos lang to. Ito, lagayan ng mga panty, mga towels. Parang gusto ko nito, bet ko to. 148 pesos. Siguro mga nasa 148 lang din. But, oh, di ba? Ang ganda ng hair ko ngayon talaga. Call it out, don't lose your youth. Cause I have to stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh. Hi, good morning. Bakit ang buhok ko? Yan, para mas malinaw ako sa inyo. So, ayun na nga, ipapakita ko sa inyo yung totoong sitwasyon ng aking hair. Wait, ayan. So, nakikita niyo yung buhok ko, kaya maganda yung buhok ko sa mga iba kong videos kasi ano lang yun, nag-hair mask lang ako, mga ganyan, nagbo-blower, nagpa-plancha. Pero meron talagang pinaka-main na product akong ginagamit, kaya yung hair ko is gumaganda talaga siya sa paningin nyo. Yun, parang magic, mga ganon. Mahilig ako sa hair mask nga, sa kasi hair mask din kasi talaga yung nagpapaganda ng aking hair, sa totoo lang. Siyempre, in din namin talaga na papakita sa inyo kung anong meron dun sa bagong product na yun. Kaya, makikitaan nyo talaga kami ng iba't ibang produkto na ginagamit. Kasi lang, may mga case din kasi ako na nai-immune ako dun sa product na yun. So, ang tendency, gagamit ako ng ibang produkto. And then, kapag okay na, kapag na-immune naman ako dun sa produkto na yun, mabalik ako ulit dun sa produkto na favorite ko, mga ganon. Kaya naman today, sinishare ko sa inyo nga itong bago natin na produkto din ni Miss Erin. Good naman siya. Kasi nga, yung nagpunta tayo ng Mitsukoshi, di ba? Napansin ko din. And marami din nakakapansin sa inyo na nagiging shiny and maganda nga yung aking hair. Kung makikita nyo, dry, buhaghag, lahat yung aking hair. And yes, kulot po talaga ako. Kung makikita nyo, ayan na yung senyales. May mga wave-wave po tayo makikita dyan. Pre-una, ay mag-shampoo muna tayo ng ating hair. So tara. Ay, nabas yung camera ko. After nyo mag-shampoo and balawan yung hair nyo, ito na yung in-next nyo. This is Miss Erin's Professional Sunflower Chocolate for stronger and softer hair. Tapos 1,000 ml siya, kaya napakasulit nito. Kaya ito nga rin yung isa sa mga pinakagusto ko sa mga product ni Miss Erin's kasi nga ang dami niyang laman. Actually, kahit mga 3 months mo ata ito magagamit or 4 months or 6 months or aabuti pa ito ng 1 year sa inyo, so sobrang dami niya. So, narinig nyo, chocolate. Kaya naman, ang amoy niya is chocolate. Parang alam niyo yung parang asarap-sarap mong kainin kapag ito yung ginamit mo sa hair mo, mga ganong factor. Saka yung kulay niya is chocolate din. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman siya nagtitransfer sa hair mo yung kulay niya. Sana nga ganun eh, para di na ako nagpapakulay, diba? Pero hindi. Ano lang talaga siya? Hair mask lang din talaga siya. Ayan yung kanyang itsura. Ayan. Habang nilalagay mo siya sa hair mo, nararamdaman mo yung lambot. Parang alam mo yung pagkabuhaghag ng hair ko, parang inayon niya na agad. Ah, Tagalog na Tagalog ah. Actually, itong gagawin natin is 3 to 5 minutes lang. 3 to 5 minutes challenge ng pagpapaganda. Kasi sa totoo lang, di ba, ang hair ang nagpapaganda sa atin talaga.
So, after mga ilang layer na paglalagay sa ating hair, key 5 minutes start. Ayan na, inaorasan na natin siya. So, habang nag-ooras tayo sa kanya, explain ko sa inyo kung anong meron dito sa chocolate na ito. Formulated to sa sunflower oil mismo, kaya din siyang tinawag na sunflower chocolate. Saka, formulated din siya sa hydrolyzed keratin. Puprovide siya sa scalp mo, saka sa hair mo, ng essential moisture and protein. Para alam niyo, mas healthy and stronger yung ating hair and of course yung ating scalp. Yun din yung nagustuhan ko dito kasi nga pati yung scalp natin is inaalagaan niya. Etong hair mask na ito, meron din siyang vitamin, minerals, including nga yung keratin, vitamin E, oleic acid, tama ba? And linoleic acid. Hindi ko alam po anong tamang pronunciation, guys, ha. So, sila yung nagpo-produce para nga maging stronger yung ating hair kasi nga habang tumatanda tayo, guys, alam niyo nagiging marupok na nga rin yung hair natin. So, kailangan din talaga natin na nagaganto para, alam niyo yun, aside sa mga iniinom natin na mga collagens, isa rin to sa nagpapatibay ng ating hair para hindi siya madaling maputol and hindi maging marupok yung ating hair. Nagiging mas malambot kesa sa everyday na conditioner natin. Pero ito, hindi ko siya ini-everyday. So, at least 3 times a week kayo magaganito. O kaya, kapag magpa-pamper day kayo, ayan, ganito yung gagawin nyo. Tapos, mas maganda pa nga, pag magaganto kayo, lagyan nyo ng plastic para mas maganda yung resulta niya. Tapos, nag-ano na, 5 minutes na. Diba, napakabilis lang, pwede na natin siya banlawan. Pero stop ko muna. I-explain ko pa sa inyo. Explain ko pa sa inyo yung iba. Pwedeng-pwede ito sa lahat ng mga types ng hair. Kulot, straight, dry, lahat. And kapag may color ang hair mo, yes, mas magandang nagaganto rin kayo. So, this is it. Halika na. Okay na yung ating 5 minutes. So, pwede na natin siyang banlawan. But wait! O, tingnan nyo, diba, oh? Diba, kita nyo agad. Pero wala pa yan, guys, ha? Bu-blower lang natin siya. Pero, mas maganda i-air dry nyo lang kaso lang wala ng oras. I mean, matagal, diba? Matagal pa yung gugugulin nating oras kung i-air dry lang natin siya. Pero, yung blower na gagamitin ko is yung air dry lang, I mean, yung cool. Para, alam nyo yun, parang air dry lang yung kakahinat na niya. Diba? Kasi nga, kapag blower talaga may daya, diba? Kapag pinipindot to, ayan, ibig sabihin yan, yung ilalabas niyang air is, ano lang, yung natural air lang, parang air dry lang, ganon. Ayan na, nakapindot siya. Pakita ko muna sa inyo, ayan ha, walang cut-cut yan, guys, ha. Ipakita ko sa inyo yung air dry ng ating hair kapag walang plancha, walang blower. So, ganito yung sitwasyon ng hair natin kapag air dry lang. So, as you can see, diba, ang laking changes niya sa ating hair. So, this is the before and this is the after. Kung makikita nyo yung aking kulot dito, medyo nawala yung pagkakulot ng ating hair. Ayan, so slightly na nawala yung pagka-wavy ng ating hair saka nawala yung pagkabuhaghag ng ating hair. So, ang laking tulong nga talaga niya, actually. Kapag what more pack pala kapag nag-blower tayo, blower na totoo ha, yung mainit yung buga, tapos nag-plancha tayo, natural light lang to, guys, ha. Alam niyo naman, mahilig tayo sa natural light. Hindi perfect, but at least may pagbabago. Ang next step ko is paplanchahin ko yung ating hair and baga, ayos-ayos naman ako para mapakita ko sa inyo yung itsura niya kapag nakaayos na. Okay? I-blower na natin yung ating hair with the totoong blower. Hindi ko pindot ha, hindi ko siya pinipindot para yung mainit naman yung gagamitin natin. And then after that, saka na natin siya paplansyahin. Then, tara! O, diba? Tingnan nyo naman kung gaano ka bouncy and kung gaano ka shine yung ating hair. Alam nyo, guys, kapag hindi ako nag-hair mask, hindi ganito. Kahit pinlansya ko siya ng bongga, hindi magiging gento yung resulta.
tingnan nyo naman, o, diba? Ang bouncy-bouncy na ng hair natin, o, diba? Kesa dun sa before. O, diba? Diba? Ibang-iba kapag nag-hair mask talaga, guys. As in, kita nyo naman, diba? Kita nyo yung diferensya talaga. As in, kitang-kita sa mga mata nyo kung gaano niya minagic yung ating hair. Diba? What more pa, kung maganda na yung hair nyo, plus mag-hair mask pa kayo, so no need to plancha at all. Ganto na agad yung magiging resulta ng hair mo. Kahit mag-blower-blower ka lang, sis, okay na. Ako kasi kailangan ko pa rin din talaga mag-plancha. Iba yung nagagawa sa akin ng hair mask ni Miss Erins talaga sa aking hair. Sa kayo na nga, hindi naman na din kagandahan yung buhok ko. So at least, ang laki na naitutulungan ni Miss Erins para mapaganda yung aking hair. Kasi napaka-dry talaga ng hair ko. Pero kahit papaano, diba nakita nyo yung changes niya kung papaano niya pinashine yung aking hair. Iba-iba. Iba yung nagagawa ng buhok natin, guys, kapag aalagaan talaga natin yung ating hair. Plus, affordable. Yun din yung nagustuhan ko sa mga products nga ni Miss Erins kasi nga, affordable sila. So wait lang, para makompleto naman natin ang buong recipe, mag-makeup naman tayo. Ang putla-putla ako sa inyo. Oy, pak, ganun. Pampapula lang ng lips. Yan yung ating cheeks. Nalistan mo? Ay! Nakalimutan yung listahan. Maganda, oh. Tiningnan namin to, 91k. Mura, di ba? So, ginagawa ito based sa sukat mismo ng paa mo. Pala to 60, ang akala ko 15 yung kay mami. 50 be, ito 60, 60, 50, 45 pala yung mga presyuhan nito. Tatan tatan, bayaran, ano ba bayaran? Ice cream cheesecake, ang sarap, parang gusto ko siya. Vlog lang ah. Memory card processor 128 gigs. Nga kailangan ko talaga ng ganito dahil nauubusan talaga ako ng ano, ng space sa mga videos ko. Ano 'yan? Ito yung dapat mong bibilhin. Oh, ay, yung gusto mong bilhin. Oh, pero natatakot ako kasi baka mahal naman 15k. Inaano pa? Ito compatible sa Mac to. So kasi memory card na lang bilhin nila ng memory card. Kaso nga lang parang hindi daw worth it. So, ito na lang. Color red yung pinili ko. Pero alam ko may ganito pa ako sa bahay. Pero sige, kuha na tayo isa. Sinasabay ko to sa N White Coffee ko. Yes, may gluta coffee. Wow, opium mong go! This is my favorite. Masarap siya, lalo na kapag ipapartner niya sa Cheese Whiz. Pimiento. Hmm.
dayitan. Oh, dali. Hindi ko maubos yan. Ay, kutek. Ang gamit kong lotion ngayon, yung ano rin, Navarro. Ano rin? Navarro lotion? Ganda rin. Summer left my heart feeling bitter. Summer left my heart feeling bitter.